seminar, no? Magandang gabi po, galing sa mainit na Jeddah, Saudi Arabia. Mainit pa din kami dito, kaya tama, mainit na pagbati sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan is siyempre financial, personal financial strategy pa din tayo. At siyempre, hindi matatapos iyan hanggat hindi natin babalikan yung ating solid financial foundation formula. Sabi nga natin, kung ang personal na financial plan yung ating gagawin, ay siyempre kinakailangan mayroong plano tayong susundan. At ano yun? Una, siyempre, magtipid. At kapag nagtipid, ano yung formula na ginagamit natin? Very simple formula lang, abundance formula. Abundance kasi ayaw nating yumaman lang. Kinakailangan pinakamayaman. Ibig sabihin, ay sosobra-sobra yung ating yaman para maging blessing tayo sa iba. So ano yun? That at least 20% ng ating kinikita ay sinisweldo natin sa ating sarili. Ang 10 ay binibigay natin sa Panginoon. At yung natitirang 70%, yung pinagkakasya natin in the beginning. Kasi yung 20% na ito, kapag ka ito ay ating nilagay sa tamang investment, ay dapat hindi magtatagal. Yung ating 70% kung saan doon tayo nagtitipid, ay magiging napakarami na. At iyon ay sobra-sobra pa. So anong gagawin? Ay dapat i-invest natin ito ng tama. At paano naman gagawin yung tamang investment? Very simple lang, di ba? Solid financial foundation. Ibig sabihin, kapag ka ito yung ating sinundan, abay napakadali lamang, di ba? Saan tayo magsisimula? Siyempre sa baba, yun nga yung ating very foundation. That is the floor of our financial plan. Ano po yun? Yung healthcare. And yung healthcare ay siyempre magiging short-term and long-term. Ano susunod? Kailangan proteksyonan natin yung ating pamilya. Eh, mahal natin sila, so kinakailangan ma-insurance tayo. Dapat hindi butas yung ating balde. Kasi kung may konting butas iyan, hindi mapupuno yung ating wallet. So, ibig sabihin, yung utang, butas yon. Bakit? Kasi paunti-unti nagbabayad tayo ng interest. Hindi naman kailangan yon. Bakit ka mangungutang at magbayad ng interest? Kailangan may emergency fund para protection ang lahat ng ating investment. So pag tinitingnan ninyo, lahat tayo, bago ako mag-AMG, katulad sa akin, ay nagsimula din ako sa taas, investment na investment lang muna. Hindi ko nga pinoproblema yung emergency fund dati, di ba? Bakit? Kasi yung credit card ko yung aking emergency fund and that is the biggest, di ba? Mistake in my financial plan. Isang accountant na hindi marunong mag-account ng sarili niyang investment, ng sarili niyang pera. Nakakahiya, di ba? Na kinakailangan ko pang mag-50 bago ko malaman kung ano yung tamang plano para sa aking personal na kaperahan. At hindi pa naman late, di ba? Hindi pa naman huli, lalo na sa IMG. Ngayon, saka pa lamang ako kumuha ng insurance, saka po ko pa lamang ginupit yung aking credit card, di ba? Saka pa lamang ako nagmamadali na magkaroon ng emergency fund at syempre yung pinakauna sa lahat, ang healthcare. Noong magsimula ako ng aking healthcare, I was already 49, parang ganyan. So, masyadong late na. Kaya ang aking prayer lang noon, sana sabi ko, matapos ko man lang bayaran yung aking Kaiser, at then makauwi ako, di syempre, hindi na ako kakabahan kung mayroon man akong nararamdaman kasi pwede na akong magpatingin sa sarili ko, hindi na ako magbabayad. O kung mayroon man akong pambayad, at least ito is ready na. And siguro yung aking panalangin ay pipakinggan ng Panginoon kasi for this month, I paid already my 6 years and 6 months. 6 months na lamang ang aking hihintayan and I will be fully paid sa aking Kaiser. Oh, Kaiser ang pinag-usapan natin. Bakit? Kasi healthcare po yung ating pag-uusapan sa gabing ito. At bakit healthcare? Kasi yun yung pinaka-basic.
Anin mo ang lahat. Gusto mong magtrabaho, gusto mong magbigay, gusto mong magservisyo sa iba. Pero kung may sakit ka, magagawa mo ba yun? Generally, kapag ka-healthcare at long-term ang pinag-uusapan natin, pagmamahal ito sa sarili. Di ba? And yun yung una natin dapat nagagawin. So we have to love ourselves. And part of loving ourselves is to prepare for our healthcare. Bakit? Kasi later on, kung yung ating mga anak ay nagkaasawa, nagkaroon na sila ng sarili nilang pamilya, ikaw na lamang ang magmamanage sa sarili mo. At napakahirap kapag wala tayong healthcare kung sa gobyerno lamang tayo umaasa, di ba? Kasi paiba-iba yung mga government officials. So paiba-iba din ang kanilang mga pulisiya tungkol sa ating healthcare. So gusto ba ninyo na paglaruan yung ating healthcare ng ibang mga tao dahil hindi tayo nag-prepare ng sarili natin? So to build it right, build it strong, very simple lang. Solid financial foundation at ang pinakauna dito ay ang healthcare. Noong una na nag-seminar kami ng healthcare, ang aming mga participants wala sa loob nila, no? Kasi kapag nandito ka sa Saudi Arabia nga naman, covered ka nung healthcare insurance na inyong kumpanya. At sabi ko nga, dito sa Saudi Arabia, kapag ikay nagkasakit, pag pumunta ka sa hospital, pagbalik mo, pwede kang magtayo ng sarili mong pharmacy. May mga time na pupunta ka sa hospital, papadalhan ka ng maraming gamot, alam mo naman tayo, kapag kuminom ng gamot, sabi sa'yo, inumin mo yung antibiotic ha, 7 araw. Diba? O 3 araw pa lamang kakainom ng antibiotic, hindi na mabuti na yung katawan mo, iinom ka pa ba ng antibiotic? Hindi na. Kaya yung binigay sa'yo na antibiotic, kung minsan hindi yun nauubos. O kaya magkakasakit ka ulit sa sunod na buwan, may antibiotic na ulit. Kalahati lang ulit yung iinumin mo. Kaya kapag kayo nagbakasyon, marami kang antibiotic na dala-dala galing sa papuntang Pilipinas, di ba? O ganun yun. O hindi pa kasama doon yung mga kaibigan natin na nagtatrabaho sa pharmacy na dati na hindi ini-inventory yung mga antibiotic sa pharmacy. Ha, pwede ka lang kumuha and hindi na yun yan. Ha? Kung ano yung natitira doon, yun lang yung kulang o nasa loss na yun doon sa inventory o kaya cost of sales na yun. So ganun ang pamaraan dito sa Saudi Arabia. Kahit na sa Pilipinas ka, ganun din. Kapag ka maayos na ang kumpanya na mapasukan mo, hindi mo iniisip yung mga healthcare. Kasi pagandahan nga kayo nung inyong HMO card, eh, di ba? Yung isa, pangit yan, bronze lang yan. Ito sa akin o silver. Tapos meron pa gold, ma? Ay kasi pagandahan kung anong hospital, eh, no? Pero ito yung tanong. Hanggang kailan? Hanggang kailan babayaran ng iyong kumpanya ang iyong healthcare? Hanggang nagtatrabaho ka. Eh paano kapag ka ikaw ay nasisante? Kapag kayo nag-resign? At ang pinakamahalaga sa lahat, kapag ka ikaw ay nag-retiro na. Ipapadala ba ng kumpanya ang healthcare insurance na binabayaran nila sa iyo? Hindi, di ba? Bahala ka na sa buhay mo. Pero sabi naman dito sa Saudi Arabia, hanggang gusto mo, nandito ka. Noon yun. Pero ngayon, hindi na. Marami tayong mga kaibigan. Magaganda ang kanilang kumpanya. Kaya nung magkasakit sila, abay binabayaran ng kumpanya ang kanyang healthcare. Pero alam mo ba na kapag sinabi ng doktor na ang sakit mo, ay wala ng pag-asa. Very easy lang sa company na pipirmahan ng iyong termination at pauwiin ka sa Pilipinas. Ngayon, pag pinauwi ka sa Pilipinas, ano ipapadala nila? Prayers? Kapag ka pagdasal ka nila, gagaling ka? O pag pinagdasal ka nila at pumunta ka sa hospital,
ay tatanggapin ng hospital ang prayers na pangbayad para sa iyong pagpapadoktor? Hindi, di ba? So, ngayon, kung ang kumpanya, di ba, ay nagbibigay at nagpapadala, nagbabayad ng iyong healthcare ngayon dahil pinapakinabangan pa nila yung iyong katawan, di ba? Pinagsasasaan pa nila yung iyong younger body. Kaninong responsibilidad ang long-term healthcare? Sa kumpanya pa din? Siyempre hindi, di ba? Ang responsibilidad ng long-term healthcare ay nasa atin. Ang tanong, kailan natin kukunin yung ating long-term? Kapag ka tayo ay retired na, ibig sabihin 60 years old na tayo, 61 years old na, sino magaling na kumpanya HMO sa Pilipinas ang magbibigay sa atin ng healthcare kapag ka tayo ay 61 years old na? Wala na, di ba? Ibig sabihin, papunta ka pa lamang, ha? Sabi ko nga, naamoy na kung ano yung pabango mo. Ha? Ibig sabihin, painkiller na yung naamoy sa'yo. Ha? Naamoy sa'yo ay omega painkiller. Ang naamoy sa'yo is efficacent oil. Abay, bibigyan ka ba't matutuwa pa sila na sasabihin sa'yo, ay tito, halika at bibigyan ka namin ng long-term healthcare. No. So habang bata pa tayo during our productive years, kailangan ipiprepare na natin ito. Magbabayad tayo habang tayo ay kaya pang magbayad kasi pinapasweldo pa tayo at may ibang nagbabayad ng healthcare natin at sana nga itong ating pinagbayaran ay hindi mawawala kundi maiipon. Ang tanong, meron bang ganun? Meron bang isang healthcare na i-cover nila ang ating healthcare later on kapag nagbayad ka ngayon? Noong nag-seminar kami ng Kaiser in the beginning, mga 4 years ago, kapag ka ito pinag-usapan namin, nandito na sa healthcare para sa long term, maraming nagtatanong, may ganung products ba para sa HMO? Kasi ang alam nilang HMO, magbayad ka ngayon, mag-hospital ka, tapos na. Di ba? Kaya sabi natin, kung we follow the solid financial foundation, at yung pinaka-basic dito as healthcare, ay dapat yung ating long-term, kasi yung short-term is covered na habang nagtatrabaho tayo, ang long-term natin dapat ay may pamantayan. May mga standards kapag kumuha tayo ng healthcare. So tanong na sa akin, dito, eh ano yung standard na yon? Ba? O ngayon, kapag umuwi tayo sa Pilipinas, pagkatapos natin ng seminar na ito, marami sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga kamag-anak, maaaring may connection sa mga HMO. At sila ay pupunta sa atin, di ba, makikibalita, pero kasama na din yung pag-alok sa atin ng healthcare. Ay, di ba, narinig mo, sabi ni Tito Joey, kailangan kumuha ko ng healthcare, di ba? So ano yung iyong pamantayan pag kumuha ka ng healthcare? Kinakailangan yung apat na ito is nandun doon. Ano yon? Una, may short-term healthcare siya. Long-term siya, pero may short-term. Ibig sabihin, isang taon ka pa lang na nagbabayad kung sakalit na ikaw ay kailangang i-hospital, pwede mo siyang magamit. Di ba? At ano yung pangalawa? Na kapag ka ikaw ay hindi nagkasakit during the time na ikaw ay nagbabayad, yung iyong binayad hindi nawawala. Bakit? Kasi generally, kapag nagbayad ka ngayon, lalo na kapag ka healthcare insurance ang pinag-uusapan natin o kaya ngayon yung short-term HMO, ang binayad mo ngayon, dapat gamitin mo din ngayong taon. Otherwise, mawawala na yon, magiging expenses na. Eh sabi natin, no. Kinakailangan yung binayad ko ngayon, eh gagamitin ko later on. Kasi later on pa naman ako, walang healthcare eh. Later on pa naman ako, magkakasakit na akong magbabayad eh. Later on pa naman ako nangangailangan noon kapag ka ako'y uugod-ugod na. Di ba? So tawag natin yan is long term. Ibig sabihin, you pay now and that money that you paid is going to earn
at hihintayin ka kung kailan ka magkakasakit. Di ba? So ano ngayon? Kailangan may short term, kailangan may long term pa pala. Di ba? At ano pa? Kailangan may life insurance din. Ibig sabihin, kapag ako hindi na hospital, dumiretso na kaagad ako kay San Pedro, di ba? Kay San Peter na agad. Hindi na ako dumaan sa St. Luke's, di ba? Aba eh, may maiwan man sana sa aking pamilya o kahit paano, may pampalibing man lang sa akin para hindi na sila mamung problema para problema sa expenses para sa aking pag-alis, di ba? So, kailangan may life insurance din. Wow! Ha, mayroon bang ang long-term healthcare na, may short-term na, may long-term healthcare na, may insurance pa? At ito yung pinamaganda. Ay paano kung hindi mamatay-matay yung ating kinocover? Diba? Talagang mahaba yung buhay. Diba? Hindi ko naman sinasabi, masamang damo yun. Ang ibig ko lang sabihin ay, kung hindi talaga siya mamatay, matay. Diba? So ano mangyayari kung humaba ang buhay mo, savings pa siya. So, ganun yun. Kapag ka may mga makausap kayo at ang pinag-uusapan natin is healthcare, yun kaagad yung sabihin nyo. Meron ka kayong product sa inyong HMO na may short-term na, may long-term na, may insurance pa. At kapag hindi ako namatay, hindi ako na hospital, I will take my money in order for me to live my life na kahit na hindi na ako nagtatrabaho pa. Kapag kaganyan yung ating konsepto, ay syempre, pinakamaganda na yan, opportunity of getting a long-term healthcare. Now, ang tanong niyo sa akin, hey Tito, ikaw rin lang naman yung promotor niyan. Kayo ba dyan sa IMG? Mayroon ba kayong product na ganyan? Abay, syempre, oo. Kaya ko nga ito dinidiscuss dahil yung apat na yan, nakapaloob na yan sa isang partner natin na nag-o-offer ng ganitong product. Sino ang partner na yan? Yel Presenting, the Kaiser International Healthcare Group Incorporated. Ito yung kapartner ng IMG na HMO. You know? And in order for us to solve the problem, kasi problema ito na pwede bang magbayad ako ngayon and then later on, mayroon pa din akong coverage? Lalo na sa mga OFW, I know. Kasi kung wala kang problema ngayon, hindi mo naman iisipin yun eh. Paano ka magbibigay sa solusyon na isang problema na hindi mo naman alam? So itong IMG and Kaiser ay nagkaroon ng isang product kung saan sasagutin nila yung problema sa short-term, long-term insurance and investment para sa mga OFW o yung mga tao na gustong paghandaan ang kanilang pagtanda. And we're also happy to introduce to you na ang ating ambassador, no, para sa Kaiser na ito sa long term lalo na ay si Miss Sharon Coneta, di ba? So, alam naman siguro niyo kung bakit naging malapit kay Sharon yung pag-prepare ng healthcare dahil nga kahit na siya mayaman ay napagdaanan din niya na mangangailangan ng cash para pagbayaran ng healthcare ng kanyang nanay. At ayaw niya na kung siya nga na mayroon na, ay na problema pa, lalo na tayo. Ang katotohanan niyan ay sa Pilipinas, marami ang namamatay. Hindi nakikita, matindi nakakita ng hospital. Hindi nakakita ng doktor, di ba? Kasi mahirap eh. Hindi maka-afford, na? Yung pamasahe pa lang papunta sa hospital, problema na. Pangbayad sa hospital pa kaya. Kaya sana tayo na naka-afford pa ngayon, mag-prepare. Bakit? Sapagkat later on, na, ang kasabihan, every 5 years, ang medical care sa Pilipinas is nadudoble. Kaya dapat paghandaan talaga natin ito. Now, sabi nga natin, mayroon ba doon sa Kaiser? Yes, mayroon yan sa Kaiser. Pero siyempre, tatanong nyo naman, Tito, sino ba yan si Kaiser? Matagal na ba yan? Baka mamaya, fly by night yan. Baka mamaya, katulad din yan ng mga ininvestan namin na nauna pang namatay kaysa sa amin. Di ba? Mga insurance na daw na kinuhanan nila, nauna pang namatay. Well, hindi naman natin maipapangako na Kaiser will always be there. Pero siyempre, may due diligence tayo dyan para makilala natin nung mas maigi kung ano
si Kaiser at kung sino si Kaiser International. Una, Kaiser was established in 2004. So 2020 minus 2004, 16 years na sila sa market. O siguro naman, kung ang kumpanya tumagal ng 16 years, pinipresume natin that they are going to continue for another 16 years or more, di ba? Bakit? Siyempre, di ba? Ang Security Exchange Commission, kapag nagbigay ng registration yan, sa mga korporasyon, 50 years and you are going to renew for another 50 years. So ikaw, kaya mo ba na mabuhay for 100 years? Pero ang isang korporasyon, katulad ng Kaiser, mayroon siyang 50 years life. So, naka-register siyempre sa Security Exchange Commission on June 8, 2004. Hindi lang yun, di ba? Ang pinakamaganda dito is that nung magpa-register bilang isang HMO ang Kaiser International, ang requirement lang dati, 60 million, pwede na eh. Pero dahil naniniwala ang ating mga proponent, ang mga incorporator, na kinakailangan sa una pa lang ay matatag at mabigat na kaagad itong Kaiser. Kaya instead of 60, 160 million ang kanilang naging puhunan. Sa simula pa lang iyan. And syempre, dahil itong mga korporasyon na ito, under sa bagong law 3 years ago, kinakailangan i-supervise ng Insurance Commission para at least i-check nila kung magkano na yung kanilang pagkakautang sa publiko, ibig sabihin sa mga member, at kung magkano naman yung kanilang naipon para ang ipon na yun, ang kanilang reserve na yun is enough to pay off their responsibility. So mayroon yung standard na sinusunod. You know, may mga ratio sila na sinusunod. Kapag ang ratio na yan ay hindi nasunod sa pag-check ng Insurance Commission on the regular checking, ay binibigyan ng warning ang mga HMO na kapag hindi nila dinagdagan yung kanilang reserve, pwede silang pahintuin ng kanilang operation, iti-take over ng Insurance Commission, ililiquidate ang kanilang mga asset, kunin ang kanilang mga reserve, at ibalik sa mga tao ang kanilang kaperahan. So ganun ka-powerful ang Insurance Commission. So may Security Exchange Commission na para sa mga corporate activity, may Insurance Commission pa. Wow, one of the very tough in regulatory commission sa Pilipinas. And syempre dahil HMO ito, kinakailangan duly accredited din sila ng Department of Health. So kapag tiningnan ninyo ang Kaiser being an HMO, is a organization that is accredited and being supervised by the Department of Health, accredited and supervised strictly by the Insurance Commission in the same manner that as a corporation, they should also be supervised by the Security and Exchange Commission. At ito ang dahilan kung bakit very strong and very focused ang Kaiser sa hindi pagbibigay ng serbisyo, kundi para ipakita sa atin na yung health ng mga Pilipino is one of foremost and important para sa atin. Kasi kapag kayong ating population is healthy, ibig sabihin, we have also a healthy country, you know? A healthy na mga mamamayan. At sa board, ang ating president and medical director is si Doctora Leia Uy Yolo. At kung titingnan natin, siyempre, taga-UST, taga-UST siya. Now, dahil na HMO nga siya, kinakailangan meron tayong mga HMO product, yung mga short term, you know? At pinagmamalaki din nga nating sabihin na alam po ba ninyo na sa Kaiser, ganun na lamang ang tiwala ng ating mga government agency. Katulad ng the Senate and Congress of the Philippines for years now na ang kanilang HMO, yung kanilang short-term HMO is catered by Kaiser. Kahit na ang Supreme Court, ang kanilang short-term HMO is catered by Kaiser. Ang pinakauna na nakuha natin dyan is yung Agrarian Reform Agency ng gobyerno, you know? And then may mga municipalities din na ang kanilang
Kaiser. Ang kanilang healthcare, short-term HMO nila is Kaiser. Pero hindi tayo nakafocus sa short-term eh, di ba? Kasi ang short-term, covered na tayo. Anong kina natin? Yung kina, ang gusto natin ay yung long-term. Di ba? Yung long-term ang gusto natin. Mayroon bang long-term ang Kaiser? Yes. Na? Presenting the Premium Healthcare Builder Plan. Ito yung una, 16 years ago, nung kanilang ni-start ang long-term healthcare, ang tawag nila dati is Premium Healthcare Building Plan. You know? Yung 5 years to pay, 15 years maturity. Pero dahil nga yung ating mga expenses is pataas na, kaya nagkaroon tayo ng adjustment. And they stopped the Premium Healthcare Builder Plan and they introduced a much superior product and we call this one the ultimate. Na? Ito na yung sukdulan, di ba? Kaiser Health Builder Plan. So ito yung 7 years and 13 years waiting. So 7 years to pay, 13 years waiting. Kasi 20 years ang maturity. So tawag din natin dito is ang sabi nila parang kape, di ba? 3 in 1. Bakit 3 in 1? Eh kasi mayroon na ikaw na healthcare, mayroon ka pang insurance, may investment ka pa. Pero ang katotohanan, tawag natin dito is 4 in 1. Bakit 4 in 1? Kasi pwede mo pang gamitin emergency fund. Bakit? Eh kasi kapag ikaw ay nakapaghulog na at yung pera mo nandoon lang, hindi ka mo naman ginagamit sa healthcare, tapos mayroon kang emergency, pwede mong utangin. Di ba? So, healthcare na, insurance na, investment pa, abay pwede din palang emergency fund. Di ba? O all in one na pala itong ultimate Kaiser health builder natin. Di ba? Ngayon, paano ginagawa yan dito? Paano natin yan, paano kung gusto kong kumuha? Di ba? So ito ngayon yung paano. Kasi nakuha na natin yung concept. Ang concept very simple eh. Habang nagtatrabaho ka, kumuha ka na ng long-term mo. Para pagka natapos kang magbayad, yung pera mo doon na in-invest will continue to grow. At kapag ito'y nag-mature na, it is big enough para sa iyong healthcare requirement later on. Di ba? Kasi nakita naman natin, di ba? Yung mga matatanda, kapag dinala mo sa hospital, ang pinakamaliit na bill dyan is 500,000 to 1 million. Yung COVID nga lang, ang billing is halos 500,000 to 1 million yun. Ay depende kung anong hospital ang pinuntahan mo. So, ito ngayon yung ating pag-uusapan. So, ang concept is very simple. Maaga pa, mag-prepare ka na para sa healthcare mo. Bayaran mo 7 taon and then maghintay ka ng 13. Pagka nag-mature, edi ang laki-laki na. Pero mula 8 years hanggang sa 13 years, ay mayroon ka pang opportunity of using it as your healthcare. So paano? Sabi natin, para mas madali at maging specific tayo, maghanap tayo ng isang example. Hindi ganong mataas, hindi ganong mababa, yung K100. Kasi yung ating Kaiser long term, may mga plan yan. Ang pinakamababa is K45 at ang pinakamalaki ay K1 million. Di ba? So pinakamababa is K45. Ayaw ko nung mababa, di ba? So gusto mo siguro medyo malaki-laki. So let's try K100. Okay? So K100, yun yung name ng plan. Ano po ang K100? Yeah. Very simple. Ang K100, yun yung ating plan. At kapag ka ito ang kinuha mo, ang membership fee sa isang taon nito is 58,821. Siyempre, sa mode of payment, pwede mo kang maging monthly, magiging semi-annual at pwede ding quarterly. Pero siyempre, mas mahal yon kung titingi-tingiin mo. Pero kung gusto mo, on annual mode, 58,821. Eh sabi natin, di ba, ito is 7 years to pay. So kung 58,821 per annum, sa 7 taon, magkano ang total membership fee mo? That is 58,821 times 7. Magkano ang total fee? 411,750. Yan, ganun yon. O ngayon, tito, kung ang napili ko ay K100,
At nagbayad na ako ng 58,821. Ano naman ang magiging benepisyo ko? How it works, di ba? Paano yan? Di ba? Oh, very simple. Para mas mabilis at madali natin itong mapag-usapan, ang una muna nating pag-aaralan ay yung benefit niya na hatiin natin sa dalawa. While we pay for 7 years and the maturity is 20 years, yung una na 1 to 7 years, ang tawag natin dyan is paying period. So, 7 taon paying period. In other way, we also refer to it as accumulation period. At yung natitira naman, yung isang yung itong extended period is mula sa 8 years hanggang sa 20 years. So 13 years bali lahat 'yon. So una nating i-discuss ay ano yung aking mapapala kapag ka ako ay nagbayad at first 7 years. So ito yung mga benefit kapag ka ikaw ay naghahanap. Ano nga ba yung aking magiging benepisyo kapag ka kumuha ko nito? Habang ikaw ay nagbabayad, pagkatapos mong magbayad ng first year, nagbayad ka na ng isang taon. Kasi siyempre, magbayad ka muna ng isang taon bago ka magkaroon ng benefit. Remember, pauna pa lamang kasi isa ka sa mga concept ito. You are taking what is a long-term health care. Kung long-term health care, ini-expect mo ba na gagamitin mo yan ngayon? Siyempre, hindi. Bakit? Eh kasi nga, di ba, covered ka pa ng kumpanya. O kung hindi ka covered ng kumpanya, dapat may short term ka ngayon para makamura-mura ka. Di ba? Ito, kinuha mo for your long-term healthcare need. Di ba? Pero syempre, sabi nga natin kanina, kapag ikaw yung namili, dapat may short-term and long-term benefit. So ito yung ating mga benefit. Una, pag nakabayad ka na ng isang taon, bagamat hindi mo ito gagamitin, bibigyan ka ng mga previous free annual physical examination benefits. Ang ibig sabihin, sa 7 taon na yan, hindi i-deduct sa iyong cash benefit. Free, mayroon kang annual physical examination na nagko-cover ng CBC, di ba? Anong tawag ng CBC? Blood cell count ba yun? And then yung ating urinalysis, yung ating stool analysis, and mayroon tayong one chest x-ray. Tapos kapag ka 35 pataas, mayroon kang libreng ECG. At sa mga babae naman, kapag 35 pataas, libre din ang pap smear. So ibig sabihin, sa 7 taon na ikaw ay nagbabayad, libre yan taon-taon. Di ba? Bakit? Para ma-check natin kung ano yung ating health. Remember, gusto natin na pagpreparan yung healthcare, pero ayaw naman nating yung ating inipon ay mababayad lang sa hospital kasi nakalimutan nating ipa-check yung ating katawan. So para ma-check, baka mamaya mayroon ka palang sakit. So habang yung kumpanya nagbabayad ng healthcare mo, o ididalhin mo yung result ng iyong physical examination, ipa-check natin sa doktor at kung kailangan ng medication o di sino nagbayad ng iyong medication at pagpapagamot. Yung company insurance. Eh binabayaran naman ng kumpanya kahit na hindi ka nagkasakit o magkasakit, magbabayad pa din sila. So, kung kailangan, so why not use it? Now, kasama din dyan yung ating dental health benefit. Hindi lamang healthcare yung ating chine-check, pati din yung ating dental. Ay, no? Yung check-up, one to sawa, dental check-up, okay lang, walang bayad. Di ba? And yung isang linis ng ipin, di ba? Eh, wala din yan bayad. And yung pagbunot ng mga ipin, basta may mabunot pa, simple tooth extraction lang ang gagamitin, wala din yun bayad. Ay, no? Hanggang sa maubos ang ipin mo, kung gusto mong ipabunot, wala namang problema. And then kung may mga retainer ka, yung simple na adjustment, kapag ka ikaw is may denture, pwede din naman natin yan. Other than that, syempre may bayad niya. Kaya nga, ang advice namin sa mga
kasama natin, lalo na yung mga nakakuha na, pagka pumunta doon sa dental, abay sasabihin mo kaagad sa dentist na ang kinukuha mo, eh yung free lang na ino-offer kasama doon sa yung Ultimate Kaiser Healthcare Builder. Baka mamaya kasi, pag sinabi sa yung, Ma'am, lilinisin natin yung ipin mo kasi naninilaw na, papaputiin natin ito. Okay ba sa inyo? Yes, okay. Oh, nako, pagka nag-deal, may bayad po yon. So, huwag sisihin yung Kaiser. Ikaw naman nag-oo nung sinasabing papuntiin yung dilaw mong ipin. Sabi lang natin, islinisin, kahit nalilinisin, kung talagang yellow yung ipin mo, eh hindi na yung puputi. Malilinis lang, pero yellow pa din. Di ba? Ay, ewan ko kung anong political color meron ka, pero kung yellow ang ipin mo, wala namang ibig sabihin yon. Di ba? O ngayon, sabi natin, ano pa yung sutunod? Sabi natin, di ba, kapag ka may problema, kailangan mong magpa-hospital. Pwede na ba? Yes, di ba? Pwede na. And ang katotohanan yan, kapag ikaw ay napakonfine at K100 ang kinuha mo, abay 1,000 per day ang iyong room. Ay, kung ayaw mo ng 1,000 per day kasi medyo masikip, gusto mong malaki, ay bahala ka. Pero pagka sumobra sa 1,000 yung bill, ikaw magbabayad nun. And then ano pa? Ang iyong limit ng hospitalization every year for 7 years, tigsi 60,000. Di ba? O, 60,000. Pero may mga kasama doon na limitation. Kasi remember, ito ay para lang sa emergency hospitalization. Una, kinakailangan, doon ka lang magpa-confine. Magpa-confine na, walang outpatient dito, inpatient lang. Doon ka magpa-confine sa hospital na accredited. Ibig sabihin, kasama sa network ng Kaiser. Pangalawa, dapat hindi ka manganganak. Diba? Hindi ka manganganak kasi yung panganganak sa first 7 years hindi pa covered. Pangtatlo, dapat ang iyong sakit hindi pre-existing. Diba? O ibig sabihin, kung na-dengue ka, o kaya naman nadulas ka, nabalian ka at kailangan mong ma-confine. Diba? O kaya naman nag-LDM ka at kinakailangan ma-confine ka ng 2 araw kasi naubusan ka ng tubig o parang mga ganyan. Basta hindi pre-existing, hindi panganganak, kailangan matutulog ka sa hospital at sa accredited hospital lang, may 60,000 limit ka every year. Eh dito kapag kayong na-bill ko ay 25,000 lang, babayad pa, babawas pa siyempre yung ating PhilHealth diyan, di ba? So sa 25,000 binayad ng PhilHealth, mauna ka nang magpa-hospital ngayon. Habang may PhilHealth pa, baka mamaya maubos yung PhilHealth, hindi ka makakakuha, di ba? O di 25, kinuha yung 5,000 na PhilHealth, 20 na lamang. So 20 ang ibabayad ng Kaiser. Hindi ka na magbabayad ngayon. Kaiser na bahala magbayad sa 20,000 mo. Eh 60 yung iyong limit. O di mayroon ka pang 40, magkasakit ka ulit, ha? Para makuha mo yung 40, di ba? So parang ganun 'yon. Pero pag naubos mo yung 40, oy maghintay ka next year para magkaroon ka ng 60 ulit. And then of course you have a basic medical health benefit. I know ito, yung mga kailangang discount siguro doon sa doktor, discount doon sa operating room at kung ano-ano pa na palaging binibigay sa mga member ng HMO, ibibigay din sa'yo yun. Ibig sabihin, medyo makamura-mura ka, o mas maganda-ganda ang magiging treatment doon sa hospital kung ikaw ay member ng isang HMO. At ito yung susunod, di ba? So, covered na natin yung tinatawag na short term. Eh, paano naman yung insurance? Insurance, meron tayong insurance. Ano? Hindi lang isang insurance ang meron tayo. Four-way ang insurance natin dito. For an plan of K100, ang insurance natin dito para sa death insurance, ha, death, ibig sabihin yung policyholder na matay, is 450,000. Diba? So, 450,000, pero syempre, under the insurance law, may yun yung tinatawag na contestability provision. Subject tayo sa contestability na 2 years. Ang ibig sabihin, kung ang ating policyholder ay namatay within 2 years,
ay papaimbestigahan yun nung Kaiser kung ang kanyang ikinamatay ay mga pre-existing ailment. Kasi kung pre-existing at hindi niya sinabi at na-approvean yung kanyang policy na walang nakalagay doon, ay pwedeng i-contest ng Kaiser para hindi bayaran ang iyong insurance. Kaya doon sa may mga pre-existing na sakit, kung feeling ninyo hindi na kayo aabot ng pangnatlong taon, ha, sa dalawang taon pa lamang, ay mamamaalam na kayo, abay, huwag kalimutan na ilagay yun doon para kung aprobahan ng Kaiser yung iyong policy, ay di, ha, kahit na contestability yung iyo, nasa contestability, pre-existing ang iyong kinamatay, dahil in-approve naman nila, ay di kahit mag-contest sila, ay babayaran ka pa din, di ba? Ngayon, ay paano ito? Kung ang reason ng pagkamatay ay aksidente, o di may pangalawang insurance ka ngayon. Kaya yung iyong insurance na 450 ngayon dahil ang ating policyholder ay namatay ng accident, o di 900,000 na yung kanyang makukubra. Di ba? O dito wala na contestability kasi ang iyong kinamatay accident, wala na contestability. Yun, ang contestability lang ay yung namatay ka ng natural death o kaya naman ay namatay ka dahil sa sakit. Diba? Now, may dalawa pang provision. Diba? Kung ikaw ay nasa first 7 years pa lang at hindi mo pa nabayaran na buo yung 7 taon, namatay for example siya dahil sa natural death o kaya naman accident, may isa pang provision. Anong ibig sabihin? Yung proceed ng insurance, kung magkano pa yung taon na hindi nabayaran doon sa 7 taon, tatanggalin. Okay? Bakit tatanggalin? Ay kasi ipang babayad doon sa healthcare. O bakit? Kasi yung nabayaran na fully paid na healthcare, ay isasama na itatransfer sa iyong beneficiary. Ang ibig sabihin pala, kapag kayong ating policyholder ay namatay dahil sa natural death o kaya naman ay sa accident, pero within the 7 years at hindi pa niya nabayaran ng buo ang 7 taon, ang balanse na hindi niya nababayaran, tatanggalin doon sa proceeds ng insurance para mabayaran in full, kaya balanse na lang ng cash proceeds ang ibibigay natin sa beneficiary. Pero ang buong healthcare na fully paid na, itatransfer pa natin sa beneficiary. So ang tanong, ilan ang na-receive ng ating beneficiary na benefit? 2. Ang balanse ng kanyang insurance at ang fully paid na healthcare. Siyempre, wala na insurance yun kasi binigay na nga sa'yo. Eh paano naman kapag ka ikaw ay na-aksidente? Eh hindi ka naman namatay, di ba? Pero naputulan ka, di ba? Naputulan ng ano, di ba? O naputulan ka nung kung ano-ano. Ibig sabihin, insurance yun, insurance and dismemberment yun eh, ba? Hindi ka nga namatay pero naputol naman yung kamay, 50% yun. Anyway, nandoon naman yun sa ating policy. Kung 2 kamay, edi 100%. Buhay ka nga, pero nakuha mo ang lahat ng 450,000, ay, yung 450,000 insurance. Kasi nga, take 50-50 ang iyong 50%. 50%. Basta take 2-2. Isang paa at isang kamay, isa, 2 paa, yun, ganyan, isang mata, 2 mata, hindi na nabulag. So ganyan, 100%, 450,000 pa din. Pero syempre, yung policy na sa kanya pa din kasi buhay siya. Ay paano kung na-disgrace siya at naging permanently disabled na o kaya naman ay hindi na makapagtrabaho? Kung on the first 7 years nangyari ito, yung lahat ng kanyang babayaran ay i-waive na ng company. Ibig sabihin, dahil wala ka ng pangbayad, as if na completely paid mo na ang iyong healthcare. Yun nga lang, syempre, dahil buhay ka pa, nasa sayo pa din yung iyong policy. Pwede mo pa din siyang magamit. Pero kung 3 taon ka lang nakapagbayad, tapos naging total and permanent disabled ka na, o hindi yung natitirang 4 taon, hindi mo na babayaran. Fully paid ka na doon. Pagkatapos ng 7 taon, edi yung iba pang benefit makukuha mo. So, agree na tayo. Siyempre, meron pa tayo dito yung family assistance services. Ay, no? Kung sakali na ikaw nandito sa Saudi Arabia, yung mga kapamilya natin sa Pilipinas ay kailangan ng mga hospital, hindi pa natin sila nabigyan ng Kaiser,
pwede nating ipahiram pansamantala yung ating Kaiser sa kanila para at least madali yung kanilang pagpasok sa hospital, mas malapatan sila nung tamang pag-aalaga kasi magiging member na sila nung HMO. At syempre yung bayaran, eh pwede ding bayaran ng Kaiser, pero dapat bayaran mo ang Kaiser o kaya yung hospital bago kayo lumabas para hindi matcha-charge yung iyong sariling healthcare. Kasi mamaya pag na hindi yun nabayaran, eh, magkakaroon pa tayo ng problema. Pero ito is pansamantala lamang. Ibig sabihin, ipapahiram lang natin sa kanila as a matter of privilege. No? Hindi ito benefit, kundi privilege, kaya kinakailangan manghingi tayo ng permiso sa Kaiser na pwede nating ipaudat at kapag na-approve, ay that parang siya na ngayon yung member, pero yun nga, babayaran natin in full kapag ka ito ay paalis na o kaya naman sa hospital o kaya doon.